Hindi nila akalaing magagawa tayo ng batas na ganito. Hindi nila akalaing maipapasa yung Philippine Maritime Zones Law. At mapabilis na ito. It should trigger the immediate passage of this measure, and it should not place us all in a position of being bullied and being vetoed even before we attempt to pass this legislation. Hindi dapat tayo matakot. National defense ba siya? Ha? Foreign ministry ito si Mauning. Yung meeting, yung statement ni Mauning kahapon, ginanap doon sa okasyon ng turnover ng Chinese government ng donation nila na ginanap sa State Palace of Mongolia. Coincidentally, yesterday, bisita natin yung mga Mongolian members of parliament. Coincidentally, yesterday also, ang naghatid dun sa mga Mongolian members of parliament ay yung ating ambassador sa Beijing, Flor Cruz. So, nagkataon lang ito at binatikos ni Madaw Mauning yung Philippine Maritime Zones Law, na ang sabi niya ay ito raw ay lumalapastangan sa kanilang mga pag-aari sa karagatan sa South China Sea. Ay, ang reaction ko doon, ang sabi ng China, dapat daw hindi nilagay sa Maritime Zones Law natin yung arbitral ruling, pero mali. Ang sabi ko po, ang statement ko po ngayon ay ang Maritime Zones Law ng Pilipinas ay hindi lamang lehitimo kung hindi kinakailangan. It is not just lawful, but it is imperative. And China, at anuman ang pagtutol ng China, ay dapat matugunan ng walang pag-aalinlangang tugon at pagtatanggol sa ating karapatan sa soberenya at pagsunod sa resulta ng arbitral ruling ayon sa international law. So ulitin ko, kahit ano pong yung pinasa nating batas noong nakaraan linggo, yung Philippine Maritime Zones Law, kausap ko na po yung House counterparts natin at nagmi-meeting sila ngayon sa lower house, kung ito po ay maaprobahan ng batas, wala pong karapatan ng China na i-veto ito. Ang gusto nila, parang sila yung may veto power. Hindi po bilang isang malayang bansa na may sariling kasarinlan, hindi po mapapahinto ng China ang Philippine Maritime Zones Law. As we speak, ongoing yung meeting nila ngayon. Nagmi-meeting sila ngayon. Siguro, kaharap din nila yung mga ilang resource persons. Siguro, may pagkakaiba kasi. So, ipapaliwalag lang ng Department of Foreign Affairs at ng National Security Council at siguro ng Department of Justice kung vital ba o critical yung kaunting lingwahe. Pero kung maipapasa ito sa lalong madaling panahon, mas mainam po. Dahil sa nangyari noong kahapon, doon, isang araw doon sa West Philippine Sea, sunod-sunod kasi. Simula nung ipasa natin yung batas, ewan kung nagkataon, sunod-sunod, nagkaroon ng insidente, dalawang barko na masyal sa talampas ng Pilipinas, sa Benham Rice, tapos yung resupply mission ay binomba at sinagi pa ng Coast Guard vessels ng China. So, tapos ngayon, may reaction pa ito si may statement pa ito si Madam Mauning na China, and I quote, ito coming from the words of the Chinese Foreign Ministry, China has noticed the risk. Ang tanong po sa kanya ng media sa Mongolia, the Senate of the Philippines recently approved the Maritime Zones Act. What's your comment? Ang sagot po niya ito, China noticed the recent developments. The Maritime Zones Act, approved by the Senate of the Philippines,
has attempted to enforce the illegal arbitral award on the South China Sea by domestic legislation and include China's Huangyandao, most islands and reefs inside China's Nansha, Qingdao, etc., etc. So, nabahala na po sila dun sa maritime zones law natin. Nagre-react na sila. Hindi ko po alam. Yan, siguro, your guess is as good as mine. Pero nag-worsen hindi, parang lumalabas, natatakot silang ipatupad natin yung Philippine Maritime Zones Law. O pag tayo ay tumugon doon sa kanilang hiling na wag nyo nang ituluyan, edi para tayong nagpavito. Diba, ang pwede lang naman magbito ng batas natin ay ang Malacanang. O hindi naman siguro Beijing ang magbibito. Hindi pa nga na ipapas, may impact na sa kanila eh. Nababahala na sila. Ibig sabihin, hindi nila pwedeng i-deadmahin, ha? Hindi nila pwedeng deadmahin. Na-approve pa lang natin ng third reading, may reaction na sila. Ito nga, oh. Correct. Pwede nilang gawin yon. Pwede nilang baliwalain yon. Pero ibig ko sabihin, medyo sa batas pandaigdig international law, nababahala sila. Sir, but how do you operationalize the law given na in China na hindi naman talaga sila susunod kahit nga sa international order, hindi nila pinipilala? Alam nyo yung pagbabatikos nila sa Philippine Maritime Zones Law ay pagpapakita na kinikilala nila. Pwede nilang hindi ito pansinin eh. Pero ito, kinokote nila, binabaliwala nila, ayaw nilang tanggapin. Ibig sabihin, kinikilala nila by their own standards. Though they are trying to put a semblance of insignificance, but the way they are acting is that they are worried as to the future ramifications and consequences which the international community will collectively bear brunt on them. So tama, sir, yung reaction ng government natin at international community para we don't keep on harping our ownership. Correct. At bago po, siguro po ito tandaan nyo, bago po natin nilabas yung, kung inyong titingnan yung Philippine Maritime Zones Law, kasama na yung Benham Rice eh. Dati hindi po napapansin yung Benham Rice. Di ba? Pinalitan natin ang pangalan, yung talampas ng Pilipinas. Ngayon, doon muna sila unang nagpunta. Last week, Benham Rice. Di ba? Yung dalawang barko, yung research. Kasi nakalagay doon sa Maritime Zones Law natin, yung jurisdiction natin sa Benham Rice at kailangan nila ng permiso kung kailangan nila mag-conduct ng scientific research doon sa ating exclusive economic zone doon sa eastern seaboard ng Pilipinas. Normal reaction lang siguro yan. Tayo ang dinidiscourage eh. Tayo po ang dinidiscourage. Kaya yung tugon ko po sa Tagalog, dapat po ang baliwala ang pagtatangka ng China na hamunin ang batas na ito na, at hindi ito maging sagabal sa ating paninindigan para sa ating karapatan sa batas pandaigdigan. Sa akin, normal reaction kasi hindi nila akalaing magagawa tayo ng batas na ganito. Hindi nila akalaing maipapasa yung Philippine Maritime Zones Law. Sir, do you prefer na i-adopt na lang ng House yung version na in-approve ng Senate para mas mabilis na? Nag-meeting pa sila ngayon, so
I leave it to the as a gesture of parliamentary courtesy, I leave it to them kung ano po yung gusto nila. But we have formed a Senate bicam contingent. Ready naman kami. Ang chairman nila is Congresswoman Rachel Arenas. Sir, kausap ko kahapon. Following the incident the other day, dapat mapabilis na ito. It should trigger the immediate passage of this measure, and it should not place us all in a position of being bullied and being vetoed even before we attempt to pass this legislation. Hindi dapat tayo matakot. Is to it will not last. Instances of bullying will never last. History would show that I am correct.